Ito naman yung Chrysler 300C na nakaraniwan din ginagamit ng mga rappers o mga actors sa Hollywood. Dahil American car siya. Ayan, pinalitan ko din ng mag wheels na size 22. Kaya lalo siyang lumaki tignan. Ito yung isa sa pinaka top of the line na mag wheels. Ang brand niya TIS. Ang ibig sabihin ng TIS, 20 inch strong. Tas 22, ibig sabihin 22 inch. So isa to sa medyo pinakamahal na nilalagay ng mga mahihilig sa ano, sa kotse, yung brand na yan. Wala ring masyadong kakaiba dito maliban sa may moonroof, sunroof na meron din naman sa ibang kotse. Tapos ang binabayaran kasi dito yung laki niya. Parang masyado kasi siyang malaki para sa ordinary car. Tapos yung comfort, yung all power na siya lahat. Parang wala ka na rin kasing papalitan eh. Pero meron silang mga labas na bulletproof. Actually, high school pa lang ako, moron mga motor-motor ako eh. Recently lang ako na nawala ng motorsiklo kasi medyo madami na aksidente at saka mas ano na eh. Nagsimula ako mag-motor-motor nung high school ako, mga third year o fourth year yata yun. Kasi ang kotse isang way ng pag-iinterpret ng sarili mo. Katulad din ng mga artist na bakit ba sila nagpipinta at bakit ba sila gumagawa ng mga bagay na minsan sila lang ang nakakaintindi. Katulad din ng sa akin, yung pagpapalit-palit ng mag wheels ko, pagpapalit-palit ng stereo, pagpili ng kulay para sa kotse, o kagaya ng nakakahiligan ko ngayon yung pagre-restore ng mga lumang sasakyan, isa rin siyang masterpiece para sa akin. Nung unang-una kong naging girlfriend si Ines, 9 years ago, kasi 9 years na kami, meron ako nung Mercedes na 190 Ines. Pinalitan ko rin ng mag wheels na sobrang mahal nung mag wheels at sobrang manipis. Umaandar kami ng mabilis, tapos bigla akong niliko kasi may lubak eh. Nauntog si Ines sa window glass. Tapos nagagalit siya kasi bakit bigla akong niliko. Sabi ko, hindi bali ng duguan ka dyan kasi mapapa-hospital naman kita. Yung mga girls kasi pag nabasag, hindi ko na mapapatahe eh. Wala nang mapagpapagawan. Ikaw, dadalhin na lang kita sa hospital. So, galit na galit siya sa akin. So, para ko na rin sinabing mas mahalaga sa akin yung kotse kesa sa babae. Yung kotse din, totoong minamahal at inaayos, ginagastusan. Pero ang bottom line doon bagay lang siya na later on masisira din, kukupas din at mawawalan din ng value sa susunod na mga taon. Pero ang importante doon na-express mo yung sarili mo na ipakita mo sa sarili mo kung paano mo makukuha yung mamahalin o mamahalin man o hindi, kung paano mo na-achieve yung kotse na yon, dahil eventually later on hindi lang kotse o mas mahal na kotse pa ang mapapatunayan mo at makukuha mo sa mga susunod na taon sa yung pagsisikap. Ang mga coaching ito ay reflection lang o isang patunay lang na ikaw ay nagsisikap. Yun ang pinaka-importante sa lahat.